Good day to everybody at may nagpa-drawing ng apat na t-shirts kasamahan ko po sa animation. Siya po ay si Madam Amor Vance. At pinadrawing din niya ang kanyang kaibigan na walang iba kundi ang vocalista ng Asin na si Madam Lolita Carbon. Sample naman dyan! Kahit ma-copyright ako. Ayan na! Yan, si Lolita Carbon po. Yan po siya. Alright! Isip mo'y unti-unti nawawala, nalilito ang tulad mo'y parang usok unti-unti. Naglalaho! At ayan na po, inumpisa na natin ang yellow pencil, ni-sketch natin, ni-raps natin si Madam Amor Vance. Ayan po, kukulayan na po natin yan. Maya-maya. At mauubos na po pala ang aking yellow pencil. Wala po akong makita sa National Bookstore. Wala pong stock. Ayan, ginulayan na natin ng mata, ilong, bibig. Paulit-ulit lang yan. Apat po yan. Ido-drawing ko. Ayan. Pa-drawing po siya sa akin eh. Sabi ko, sige. Ido-drawing kita. Tapos natuwa din siya. At kung sino man sa inyo ang gustong magpa-drawing, alright, mura lang po ang single natin dyan, ha. Maraming barya lang, ha. Total, mayaman po yan si Amor Vance, eh. Sama ko sa trabaho yan. Doon niya po yan. Ayan. Si Ate Lolita Carbo naman, siya po yung vocalista ng Asin. Hindi po nagbabago ang boses niya. Ganun pa rin. Kaganda. Yan. Kinulayan natin ang lips. Tapos ayan na po. Nirarap ulit natin. Another one. Pencil. Tapos ball pen. Red ball pen. Tapos brown na pintura. Tapos ayan na. Yung mata. Nilagyan natin ng mga konting mga detalye. Skin tone po ang ginagawa ko lang muna. Nilalagyan ko po yan ng medyo matubig yan. Nilalagyan ko ng tubig yung pintura para lumubog hanggang telaob ng tela. Para wag magbakbak agad. Kasi kung parang nakalutang yung pintura sa tela, hindi nakalubog. Nababakbak yun. Madaling mabakbak pag nilaban. Pero nung nakita ni Madam yan, gusto niya ipa-frame na lang yan. Ayaw niyang isuot. Sabi ko, konting suot niya lang, konting laba. Tapos pa-frame mo na, pwede. Mga pagsusot, pictorial lang. At ayan na po, natapos na. Ang una, si Madam Amor Vance. Nag-gogol po yan lagi. Yan po ang kanya sport. Sport ang golf. Ayan. Nuhayos po ba? Ayan po yung pinapiyahan ko. Pinaprint ko lang yan kasi pinadala na yung picture. Ayan na po si Ate Lolita Carbon. Tapos na rin ang isang drawing niya. Ayan. Alright. Yeah. Rock and roll. Ayan. At another one kay Aling Amor. Ayan po. Alright. Yun. Alright. Thank you. At another one, pang-apat. Si Ate Lolita Carbon. Ayan po. Yan. Nilagyan ko ng design-design yan. At yung pangalan nila, pinaikot ko sa, ayan na po ang katapusan. Ayan po yung pangalan ni Ate Amor, nasa likod. Para kasi sayang space sa likod eh. Doon ko na lang nilalagay yung pangalan. Malaki. Ayan, nakikita natin, Amor. Eh, Amor, yan. Simple lang naman, hindi naman rock. Ayan. Para nakaikot. Ito naman yung style na yan. May frame. Nilagyan ko ng frame na design lang. Hanggang likod. Black frame.
Parang nasa salamin lang siya, ganun. Yan. Pangatlo. Si Ate Lolita ulit. Yan po. Nasa likod, Lolita. Yung. Dali. At ayan lang, huli. Yung may salamin naman. May design na frame. Marami pa ako naiisip na design yun. Gagawin ko sa mga ibang susunod kong ito-drawing. Para hindi nakakasawa, iba-ibang style. Pero yung pangalan, lalagay ko sa likod. Tapos yung pangalan ko, Movie S, nasa gilid ng damit. Nasa, ano, mangga, ano, balikat. Ayan, dalawa, ayan, dalawa po sila. Ayan na. I-mind nyo na po. For sale po yan. Ayan, tatlong mukha. Yung isa yung suot ko, yung dating charcoal portrait na din drawing ko. Ayan. Ayan lang po, ganyan lang kasimple. Simple lang naman yung style natin. At, ayan, unti-unti na natin, unti-unti na po ako nagda-drawing. Kung sino na gusto magpa-drawing, ida-drawing po natin. Ayoko na pong gumawa ng mga maraming sample ng mga celebrity. Kayo po ang magiging celebrity ngayon. Yan, alright. Si Aling Lolita. Alright. Ayan po. I-mind nyo na po yan. Pangalawa. I-mind nyo na po yan. At pangatlo. I-mind nyo na po yan. Yan. Nagwawagawagayway pa. Masayaw-sayaw pa. Ayan. At pang-apat. Ayan na po. Okay. Alright. Amor bands. Amor lang nilagay ko. Wala na yung bands. Ok. Salamat po. At ayan na sa restaurant. Wait a minute. Dapat ikaw ang tinuturo ko. Wait a minute. Hindi ko pa pala napipindot. Ang dami kong ganun sa vlog ko. And this one, another one. Ayan, oh. Teka, natatakpan eh. Natakpan ang lamesa. Ayan, alright. At yung isa ulit, kulit, part 2. Yun. At yan si Ate Amor. Ito, nilagyan ko siya ng design dito. Papaliwanag ko lang, oh. Para mga pa-arte. Yung mga sulat ng ballpen na yan, okay lang yan. Kasi nabubura rin naman pag nilaban mo. Mga tatlong laba bago mabura yan. Diba? Ito na. Saka pa. Tapos ito, pag pinalansya mo siya, baliktarin mo. Babaliktarin. Tapos sa likod mo planchahin. Basta yun ang planchahin mo. Acrylic pala ito, no? Oh, rubber yan, rubber paint. Oh, bili na kayo. Ang mga unang matatanggal dyan, itong mga bag, mga huling pahid, yung mga detalyeng yan. Oh, wait lang. Baka i-print ko pa to eh. Oh, yun nga mas maganda. Pero mas maganda, pictorial lang isuot mo. I-print mo, diba? Baka i-frame ko pa to. Oh, kasi painting yun eh. Diba? Mas sumikat si Rainier. Ito si Nene. Ne, binubukat ni Rainier. Yan. Diba? Kamukha ba ni Ate Nene? Ayos. So, ito pa isa. Ayun. Si Lolita Carbon. Alright. Lolita Carbon. Your best friend. Yan, nilagyan ko na parang frame lang yan na itim. Ganda. Galing. Yan. Ganda. Nice. Yan. Nice. Tapos, yung iba wala. Iba-ibang style kasi. Tapos yung pangalan ko dito ko nilagay ah. Sa gilid na lang, dito sa manggas, dito sa... Kaya pala. Akala ko nga, isang ano lang.
Okay, makaka-copyright po tayo kasi yung nagpatugtog ng background music, ayan, kaya medyo bibilisan na po natin. At yan po, natuwa po si Ate Amor at nakuha na niya ang kanyang t-shirt. Ayan. Thank you. Piniklop na niya. Ayan po. Alright. Salamat po ah. Magpa-drawing din po kayo kagaya ni Ate Amor ah. Nagpa-drawing siya. Apat na t-shirt ah. Mura lang po yan. So, eto. At nilibre tsibog pa ako ni Ate. Salamat po sa panood. At sana nag-enjoy kayo. Magpa-drawing din po kayo sa akin. Ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Thank you!